Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibalik mo kaming muli sa iyong piling at upang ganap na pakinabangan namin ang 40 na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Hubugin mo sa iyong aral ang aming kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilinlang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan nang walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ng mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka makakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.
Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan. Sa'yo ay makalugod, Panginoong Kot Kanlungan. O ikaw na kublihan kong, ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubuklo rin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at iyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot
at aming pinaramtan. At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po at maligayang pagdating sa tahanan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayo ay nagdiriwang ng misa sapagkat nais natin mag-alab ang ating pananampalataya at pag-ibig kay Jesus, sapagkat nais nating sanayin ang ating sarili, sapagkat sa kaharian ng langit, ang pinagdiriwang natin tuwing misa, ang siya ring ating ipagdiriwang. At ang tagapamuno sa misa sa kalangitan ay walang iba kung hindi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga ang ating ginagawa dito sa lupa ay pagsasanay sa langit. Ito rin ang batid sa atin ng ating mga pagbasa ngayon. Kaya nga sa unang pagbasa, ipinapaalala sa atin na magpakabanal. Sapagkat sa pagpapakabanal, sinasanay natin ang sarili natin sa buhay ng Diyos, sa buhay kasama ang Diyos. Kaya kapag tumutupad tayo sa mga utos ng Diyos, ito'y hindi lamang dahil tumutupad tayo sa mga batas, sumusunod tayo sa mga alituntunin. Bagkus ang mas malalim na kadahilanan ay dahil sa pagsunod natin sa mga aral na ito, kapiling natin ang Diyos. Sa Ebanghelyo, ito rin yung napagtanto ng mga taong humarap sa huling sandali ng kasaysayan. At ito rin ay magaganap sa ating lahat. Napakagandang paalala. Darating ang oras, haharap tayo kay Jesus Nazareno. Hahatulan tayo, titimbangin ang ating buhay. Kung papaano pinaghihiwalay ng pastol ang tupa at ang kambing. Sa takdang panahon, paghihiwalayin ang mga matuwid at palalo, ang mga mabubuti at masasama.
Sa katunayan, pag dumating ang panahong iyon, hindi natin kailangan ang abogado. Hindi natin nga kailangan pang magpaliwanag o magpalusot. Siguro nga, dito sa daigdig, maaaring makalusot sa katarungan. Kumuha ka lang ng mahusay na abogado. Manuhol ka lang sa mga saksi o maging ng hukom. Magbigay ka lang ng magandang paliwanag at palusot. Magmaang-maangang ka lang o magtanim ka ng maling ebidensya sa ibang tao, malulusutan mo ang katarungan ng mundo. Pero paalala ho sa atin, mga kapatid, darating ang panahon, lalo na pagharap natin kay Jesus sa Sareno, hindi mo nga kailangan magsalita. Ipapakita lang sa atin yung naging buhay natin at tayo na mismo pwedeng maging masaya dahil makikita natin, no? Imagine nyo po, darating ang panahon, ipalalabas sa'yo yung naging buhay mo dito sa lupa. Lalo na yung pinakatago-tago mo. At ano kaya yung pinakatago-tago natin? Sana hindi lang kasalanan ang pinakatago-tago natin sa buhay. Sana meron din tayong mabuting pinakatago-tago. Dahil ayaw natin ng masyadong palabas. Dahil hindi naman tayo nagpapakitang gilas. Lahat daw yun lilitaw. Lilitaw yung mabuti mong ginawa at yung mabuting hindi mo ginawa. Ngayong panahon ng Kwaresma, mga kapatid, inanyayahan tayong mangumpisal. Napansin ko po sa kumpisal, ang madalas nating ikinukumpisal yung masama nating ginawa. Pero nakakaligtaan ikumpisal yung mabuting hindi ginawa. Bahagi po yun ng kasalanan din, mga kapatid. Minsan, hindi naman po sa magsasabi natin, nagtataka po ako sasabihin, 10 taon, 20 taon na hindi nakapagkukumpisal, pero wala pang 2 minuto, tapos na yung kumpisal. At sasabihin, lalo na lang yung nagawang masama. Kaya minsan napapatanong po ako sa kanila, ano ho ba yung mabuting hindi nyo ginawa? Ngayong panahon na ito ng Kwaresma, bigyan din natin ng pansin ang pagsusuring iyon. Dahil napansin natin sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus Nazareno, nagugutom ako, hindi mo ako pinakain. Hubad ako, hindi mo ako niramtan. Nasa bilangguan ako, hindi mo ako dinalaw. May sakit ako, hindi mo ako tinulungan. Kaya ang tanong niya, bakit hindi mo ito ginawa sa akin? Kaya nga mga kapatid, sa pagsusuri natin, hindi lang natin tanungin, ano ba ang masama kong ginawa? Magtanong din tayo, ano ba yung mabuting hindi ko nagawa? Baka mas maraming sagot sa tanong na yon na kailangan nating ayusin sa buhay natin upang pagdating ng takdang panahon, pagharap natin kay Jesus sa Sareno, sana masabi niya, tumuli ka sa kahariang ko sapagkat ang buhay mo sa lupa ay naging pagsasanay sa buhay mo sa kaharian ng Diyos. Mamuhay tayong banal dito sa lupa para nang sa langit. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, inihahayag ng Panginoon ang misteryo ng kaharian ng Diyos sa mga taong buong pagmamahal na kumakalinga sa mga dukha na gugutom. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging isang tahanan para sa mga naliligaw ng landas, ulila, mahihina at bigo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mayayamang bansa naway taimtim na magsagawa ng mga hakbang upang makatulong sa pag-unlad ng mahihirap na bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga napariwara at mga itinakwil ng lipunan naway maakit sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ating mga tahanan, lugar ng hanap buhay, at sa pamayan ng ating kinabibilangan, naway maipalaganap natin ang paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ilahad ang iba pa nating kahilingan. Ama, nababatid namin ang iyong walang hanggang pag-ibig para sa lahat ng tao. Kaya may pagtitiwalang inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming paghahain upang sa iyong pagtataguyod ay pabanalin nito ang aming pamumuhay at ipagkamit kami rito ng iyong awa at kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ng panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap na pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan, at pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan na dumalo sa ating Lenten Recollection bukas, February 28, 2023,
Martes, sa ganap na ikapiton ng gabi dito sa ating simbahan. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Hans Magdurulang, ang ating parochial vicar. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na March 2, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Pakiisa po tayo. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo ngayon sa iyong banal na piging, naway makapakinabang ang buong pagkatao namin upang ang iyong kaligtasan dulot ay aming kamtin at ang kagalingang kaloob mo ay ganap na tamasahin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, sa inyong tulong, sa ating simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala dito sa simbahan ng bigas, dilata, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nanasalanta at nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay naghahatid sa atin upang lalong tumulong at magmalasakit. Sa pagkatandaan natin, pagharap natin kay Jesus Nazareno sa huling paghuhukom, ang ginawa natin sa ating kapwa ay ginawa natin sa Kanya. Ang hindi natin ginawang mabuti sa ating kapwa, hindi rin natin nagawa sa Kanya. Kaya pagsikapan nating magpakabanal, magsanay dito sa lupa para nang sa langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang biyaya ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre
Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.